So, magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. So, gusto ko pong i-share kung paano tayo mag-adjust ng ito yung EBR na hindi normal yung supply niya, output niya. So, ito, kung makikita natin yan, testan ko muna yung ating EC. So, 222. Yan yung pinaka sa outlet natin. Yan, 222. So, normal lang po yan. Ngayon, sasaksak po natin ngayon itong ating EBR. So, ayan. On po natin kung ilan po yung masusukat natin. So, ayan. Napakataas po niya. 235, 36. Ayan. So, masisira po yung ating appliances pag ganyan po siya. So, shortcut na. Ito na siya. Yan, papakita ko sa inyo kung ano yung na-adjust ko rito. Ito may adjustable dito, oh, yung trimmer. Adjustin lang ko natin yan hanggang mag 220 po yung ating output nya. So ayan, oh, kung in-adjust po natin siya daan-daan, yan, yan, 220 na po siya. Pwede na po natin remove yung ating kamay sa pag-adjust. So ayan, ganyan lamang po siya, yan, oh. Yan. So, ayan po yung normal niya. Yan. Subukan natin, off natin ulit. So, ayan, nag-automatic na siya. On natin. So, ayan, 220 na po siya. So, ayan lamang po yung ating gagalawin pag nagluko po yung ating EBR. Pag tumataas po yung ating output supply niya, kaya hindi siya mapakali yung carbon niya, oh. Pero normal na po yan. Yan. So, yan. So, gumagalaw-galaw pa po ito. Kung makikita nyo, gumagalaw pa siya ng konti sa taas. Natin siya ng 1 ohms. 1 volts. Yan. 222 din. Yan. Kasi 222 din yung ating input para ng, naalala ko, yo, 223 pa nga, 224 pa nga yung input nyo, oh. Ang galing sa kuryente natin, 224. So, ito, yan, 224. So, para malaman natin kung tama ito, yung selecting input natin, nalagay natin siya sa 110 ngayon. Ito siya. Kasi nasa selector tayo ng 220 ngayon, lagay natin siya sa 110 volts. So, palitan din natin tong AC input natin. Lagay natin din sa 110. So, ayan, 130 pa. Mataas din. 131 pa nga yung kuryente dito. So, ayan. Ayan. So, ayan. Normal pa rin po yung nilalabas niya. 220 to pa rin. So, maingay lang po yung yan, 122, set na natin muna. Bawasan natin. Yan. So, 220 na siya, normal na. Yan, normal na. Kasi may customer na bumibili minsan ito, EBR. Ayan, okay na po siya. Tinitester niya. So, sabi niya, bakit mataas daw yung output ng aming EBR. So, ito lang po, in-adjust ko lang siya para nalaman natin kung paano mag-adjust. Ito, papakita ko ulit ang trimmer. Ito, trimmer niya, ayan o. Sa ilalim, ito siya. Ayan lang po yung ating adjust. Pero pag hindi siya ma-adjust, papalitan po natin siya ng trimmer. So ayan, okay lamang po ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yan lamang po yung aking ma-share ngayong araw na ito. Sana may konti tayong natutunan kahit pa paano. So wag po kayong magsawang manood sa aking videos. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.